Ikalawa, tinanong po, ano yung turnout sa OFW? Kasi alam natin na napakababa pa rin kahit sabihin natin nag-improve dun sa last time. Eh, ano ba ang magagawa natin para yung OFW natin ay makaboto? Ang sabi nila, buboto daw online. Sabi ko, ipaliwanag ninyo yung online na yan kasi ang COMELEC, ang record ng COMELEC, eh lagi nahahack. Imagine mo ba kung online voting unless makapakpakita kayo ng cyber secure voting system na talagang maipagtatanggol natin at mapoprotektar natin ang boto ng ating mamamayan overseas. Ikatlo, yung workers' compensation. Kung bayad na ba talaga ang ating mga teachers at yung iba COMELEC AI? Kasi hanggang ngayon, marami pa rin reklamo. Pinagpipilitan ng COMELEC, mabayad na. Sabi ko, asa ng resibo? Asa ng kwenta? Para hindi na tayo mag-discussion dyan. Ikapat, may tanong si Senator Coco, ating minority leader, tungkol sa Smartmatic. Kung habang buhay na ba tayo nakakontrata sa Smartmatic? Kasi puro Smartmatic na lang. Wala na bang mga kapasok na Pilipino o ibang dayuhan, makikipag-sosyo sa Pilipino para makapasok? O talagang Smartmatic na tayo forever and ever? Ikalima, yung tanong din ni Senator Coco tungkol sa vote buying. Hindi naman siguro lihim na talamak ang vote buying noong nakaraang eleksyon. At kinakailangan matigil yan. Ang sagot sa akin, nung nagtipon-tipon kami ng COMELEC bago nagka-hearing, eh problema daw ng PNP yun at ng lokal. Sabi ko, hindi sapat na sagot yan, hindi tama yung sagot kasi ang mandato sa eleksyon ay nasa COMELEC. Pwede ba sumagot naman kayo na may ginagawa kayong paraan na kahit pa paano mabawasan, maibsan yung vote buying. At ika-anim, may bagong tanong si Senator Coco tungkol sa trust fund na nananatili sa COMELEC kasi may pera silang tinatawag na trust fund. Eh wala rin kwenta, wala rin accounting doon sa trust fund. Sabi ko, paano tayo mag-hearing nito, boys and girls? Naku, hirap tayo nito. So, I decided we should just postpone it. Unfortunately, nag-alisa na, as we all know, recess naman ang Senado ngayon. Wala naman talagang sesyon. Nagpupumilit lang tayo matapos ang budget. Ngunit kung hindi sila nagsasubmit, wala tayong choice kundi ipapostpone na lang hanggang na sa November. So, ma'am, hindi ma-endorse ang kanilang budget for 2023 hanggat hindi nag-respond dun sa mga inquiry ng mga senador? Mahirap kasi i-endorse, oh. Ako, wala akong mukha i-endorse, oh, itong kanilang budget sa plenaryo kasi hindi pa sinasagot ang mga tanong ng aking kasamahan. Dapat naman, sagutin nila. Inuna nga ng isang senador, pero hindi ko na binanggit, na hindi rin sila kompleto. Nung tinanong, ang sabi yung mga commissioner, nagbabiyahe. So, sabi ko, mabuti naman, nagbiyahe sila, pero siguro mas mahalaga, lakaran nila yung budget nila rito. So, ano yung commitment, ma'am? Kailan daw may sasubmit yung mga hinihingi ng mga senators? Eh, marami ng beses na sinasabi magsasubmit, hindi naman nangyayari. Kaya, abangan na lang natin. Dahil promise ng promise eh. Sinabi ko na yan na may problema yung submission nila. Nag-effort pa nga ako makipagkita ng Saturday morning kahit weekend. Eh, sabi nila, promise naman nila, bibigay daw before this morning. Pero andito na tayo, wala pa rin ako natatanggap. Ano yung implication niya? Hindi na, kulang-kulang yun, and then hindi sila ma-endorse. Ano po yung implication? Well, mag-delay sila. It's a problem. Sasabihan ko si Chairman Argara kung narito pa siya. Wala rin na si S.P. Subiri. Dahil sila nag-alisa na. Eh, effort na nga maupuan to. Kasi hindi nga sila nagsasabit. Inaantay ko. Pero ako rin, uuwi rin ako ng Cagayan at Ilocos at binahala ko kami ng todo. Kasi ma'am, di ba ang target? Pag-resumption ng session by November. Plenary na. Plenary na. November 7, sunod-sunod na ng plenary. So dapat before the resumption ng session,
ma-submit nila yun para magkaroon na ng another hearing. Tama. Kaya lang, paano tayo mag-hearing kung wala pang sinasubmit at nag-uwian na yung mga senador? Pwede po ba yun parang while na nasa plenary na, babalik pa sa hearing? Parang ang labo yata. We're going to try. We're trying our best, but it's not very easy. Nakita naman niyo sabay-sabay, tatlo, apat na mga department, pinagsasabay-sabay na. At kung tutuusin, never naman kami nagkakaroon ng budget hearing pag recess. Ngayon lang to. So, talagang extra effort sa lahat. So, pwede yung maka-delay, ma'am, sa pag-present ng budget sa plenary? Yes, I have no desire to delay the plenary hearings. We are all very keen that this be finished. But at the same time, it's our bounden duty to answer these questions that are all legitimate and, I believe, of national concern. Ma'am, hindi naman ito sign na pagiging inefficient ng leadership ngayon ng Commonwealth? No comment. At factor ba na bago lang si... Well, I think it's a factor that the chairman is brand new and two other commissioners are new as well. But I think we need to get to the program. Ito ay issues tungkol sa budget. So, kahit pareho yung tanong, nakasentro to sa budget. Magkano, ano ang kwenta, ano ang suma, ano ang total. Yun ang mga tanong. Hindi yung dati, marahil pareho rin topic, smart topic, etc., etc. Ngunit, ang tinutupok nun, ang kakayahan ni chairman. Eh, nakalusot naman siya sa CA. Ngayon, ang pinatanong, yung mga halaga. Magkano ang gilastos? Kasi budget naman to. Iba naman yung pakay. Ma'am? Meron na po sila supposedly na budget, di ba po, para sa barangay and deske elections this year. So, nakakabuan eh. Okay. Yes, ma'am. And then for next year, meron silang inihingi additional kasi nga doon sa postponement. Yes, okay. So, originally, the barangay SK elections were meant to cost 8.4 billion. I think that was the total. So, nag-usap kami, sabi na, kailangan daw dadagdagan. Sabi ko, magkano yung dagdag? Eh, sabi nila, 15% additional barangays, additional presinto, additional voters, additional teachers. Sabi ko, 15%, sure kayo, oo, may 15% additional na SK. Eh, marami-rami na yung 15%, wala namang populasyon na lumaki ng 15% sa isang taon. O sige, binigay ko na yon. Tapos, 15% yun naman, magagamit naman daw yung mga dating papel, mga ink and so on, so hindi total rate. Sabi ko, kung 15%, ibigay natin 9.6 billion, konting additional 1 plus billion, more or less, depende kung ano nag-gastos nyo. Sige, okay. And then, nung sabi ko, so 9.6 na yung total, nandiyan naman yung pera ninyo for this year. Hindi po, on top of that, kailangan namin ng 10 billion. Sabi ko, ano? 130% increase? More than double ang Pilipino. Pero dun sa kanilang proposed 2023 budget, wala pa yung hinihingi nila na 10 billion. Yun ang hinihingi nila. Yes, that's the problem. Kasi wala dun sa budget, pero alam naman natin, hihirit yun. Kasi kahit pa paano, magkakaroon ng barangay SK election. E saan ka naman nakarinig na yung barangay SK election na manual, mas mahal pa dun sa national election para sa presidente at sa buong slate hanggang sa ibaba. Nakakapagtaan naman siguro. Pero hindi nila may bigay yung data, paano gagastusin yung hihirin? Hindi. Nagmamatigas. At mula noon, nung hearing sa committee, hanggang na umabot na sa approval ng batas, hanggang ngayon, pinagpilitan na 10 billion on top of the 8.4 billion ang kinakailangan. Kung saan nang galing yung 10 billion, yun ang tinatanong namin. Di namin maintindihan, sabihin na lang natin 15% increase, 15% rin dapat ang dagdag. Eh yung 15 nga, yung laki-laki na nun eh. So yun. So, tinatry ko hindi magwala. So, anong paliwanag sa inyo mga kanina ni Comelec Chairman? Ha? Magkausap kayo after nung, anong paliwanag niyo sa inyo? Chairman. Wala lang.
Kailangan na kayo yung submitting this afternoon. Ang sabi ni Chairman George, sabi ko nakailan natin dahil nabuo kayo. So kung may isubmit this afternoon, magkakanta kayo na another hearing this week, ma'am? I'm going to try, but I'm not certain. Kasi hahagilapin ko rin yung ibang senador. At tulad ng sinabi ko, gusto ko na muna umuwi dahil talagang sila ng bagyo ang norte from Cagayan to Ilocos to the rest. At may mga casualty. Hindi na pa siguro yung hindi ko alam. I would like that to happen still. I think that's the only way to go. Pero kung sa budget pa lang ng COMELEC, magkakagalito, parang nakakabismaya naman. Ma'am, other issue, yung sa mga media na binisit, yung sa mga media, ilang journalists na binisita ng mga polis na hindi naka-uniform and then walang I'm not fully really aware. I don't want to answer and I think the SILG already answered. Hindi ko masyadong alam ang detalye nun. Pasensya, I don't want to answer. Mamaya magkamali ako. Pero kasi nag-cause ng concern sa ilang mga pinuntahan kasi... Well, necessarily. Pero konsultahin ko muna yung police at si Secretary Avalos. Pagkat hindi ko alam ang detalye, it's unfair to everyone. Ma'am, pagdating sa budget, kung hindi po ma-justify ng COMELEC yung hinihingi nilang additional na 10 billion, do you see this affecting the date ulit ng PSK elections or hindi na ma'am? Hindi na, nasa batas na yung day, ang problema yung budget. So, okay lang.